everyone and welcome back on my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo kung madali nga bang kumita sa YouTube. So if you're interested to know how much na in-earn ko after 1 year of YouTubing, so please keep on watching. So ayun. Kumita sa YouTube. Ang sagot ko dyan is ang kahang salita, hindi madaling kumita sa YouTube. Why? It started na, nung na-monetize August last year. So, it means 1 year na akong nag-YouTube na sineryoso ko talaga. So, sa buong pag-YouTube ko, meron na akong 89 videos. Yun talagang parang nagpe-perform ng maayos. Yung sinart ko siyang tinerger. And there, out of 89, apat yung na-demonetize dun sa videos ko due to copyright. So, meron akong, let's say, 85 videos na in-upload ko since nag-start ako ng YouTube 1 year ago. So, 85, let's say, yung 85 na yun, pag i-divide dash na siya per month, 12 months, it means meron akong 7 videos na ina-upload every month. Tapos yung mga videos ko, mahahaba din siya. It range from 10 minutes, 15, 20 minutes, 25, ganyan. Yun yung mga videos ko. Tapos may isa akong videos na nag-perform well, which is ililink ko dito, ayan. Nag-perform well yan kasi napapanahon yung issue na yan. Tsaka parang feeling ko, meron naman akong say para magbigay ng opinion doon kasi first of all, I'm from Maldives, so I know what I'm talking about. Popular upload ko, itong underwater cable sa Maldives. Nag-hit talaga yan. It had like 231,000 views out of it. Kung interesada kayong malaman kung magkano ang kinita since I uploaded the video, meron akong $132.36 na kinita doon. So, kung sasabihin nyo madali ba o mahirap, it's up to you. Can you imagine? You need 231,000. E, tapos yung ads ko doon, 4 ata or 5. Hindi ko lang sure. Basta hindi bababa yun ang 4. Pero, yun, $132 lang yung kinita ko. O kung sa peso, it's 6,900 lang. So, 6,900, 231,000 views ko. So, yun, it's really up to you kung na mag-decide kung ano ba, kung madali ba kumuta sa YouTube o hindi. And second thing I would like to share with you guys, so, magkano na nga ba ang kinita ko sa YouTube since I started this channel? Since I started this and kinareer ko siya, just to give you a heads up guys, I already have... So, sabihin ko lang na itong video na to, I filmed it a month ago. So, at the end of the video, sasabihin ko sa inyo kung magkano na yung kinita ko after 1 month of filming this. So, sa dulo ko na siya ipapasok, okay? 11,729 subscribers. Yung watch time ko is 803,769 na. Can you imagine, almost mag-hit na siya ng million. And then yung pinaka-kumita kong video nga, yung sinabi ko na meron akong 231,000 na views doon na kumita lang ako ng $132. Yan, since I uploaded that popular video ko so far dito sa channel ko. So, ayun. Kung madali bang kumita sa YouTube, magkano na ba yung kinita ko since I started my YouTube channel? So, yan na. If you're interested to know kung magkano na yung kinita ko since I started. Kapit lang mga besh. I won't sugarcoat it. I'll go straight to the point. It's 557.92. So, sa peso, 29,309 pesos na ang kinita ko sa YouTube since I started the channel. 9,309. Kung i-aano natin siya into 12 months, 2,444 pesos every month since nag-YouTube ako. Yun yung pumapasok lang sa akin. So, can you imagine, 2,444. Ang ina-upload ko sa YouTube ay isa-summarize mo siya. 7 videos every month. Tapos, 2,444 lang yung kinita ko every month. So, kayo na mag-decide madali bang mag-YouTube o hindi. Ako, I lay all my cards. Sinabi ko kung magkano yung kinita ko. So, it's really up to you guys kung gusto nyo mag-YouTube o hindi. Ang pag-YouTube kasi, nauna siguro, tanungin mo sa sarili mo, bakit gusto mong mag-YouTube? Ito, bakit gusto mong pasok ito? If you're driven by money, syempre yung money, kailangan naman natin lahat yan, kahit ako, di ba? Pero, if you're driven by money, or if you're motivated by money, from the start, yun yung ginugol mo, baka ma-disappoint ka. Kasi, first of all, for you to be able to monetize, really hard work. Kasi kailangan mo 4,000
watch hours, kailangan mo ng 1,000 subscribers bago ka ma-monetize. It doesn't happen overnight. And kung motivated ka ng money, baka ma-demotivated ka, malulose mo yun. Kasi tuwing na ako nung bago pa ako, parang feeling ko, ang dami ko ng watch time, ang dami ko ng subscribers, ang dami ko ng nag-hit na yung video ko. Pero parang somehow, pag nagpo-focus ako sa money, nag-aano ko, I will end up disappointed. It's because may ko ng ano, yung nag-hit na isa kong video na 50,000 na, ganyan. Tapos ang kinikita ko $10 pa lang, ganyan. Tapos ang tagal niya umusad mga besh bago ako really mag-pay out. But ganun. Pero nung sinabi ko, oh, sige, hindi ko titignan yung kikitain ko. Titignan ko kung how my channel perform and kung paano ako papanoorin at susubaybay ng mga tao. And if you want to do YouTube, I think you have to do it wholeheartedly. You have to do it because you love doing it and this is the passion that you really want to. You have to know yourself. Hindi ka pwedeng mag-YouTube. Gusto mo kasi kumakasi si Anna. So, nagaya ka kay Anna, nagaya ka. Makakalimutan mo kung sino ka. You have, because YouTube is about individuality. You don't need to copy other people's style because it's who you are. Pinapanood si Anna Kai or si Aunt Clots ng mga tao. It's because they like their personality. Personality and individuality, it's something unique with each person. Kaya, kung papasok ka ng YouTube and you want to start it and then you want to just copy from other people's channel or other people's how they do it, maybe you can get idea pero you cannot really copy them because at the end of the day, people watch it because of personality and people watch it because they are really entertained by how the person perform sa camera. Kung gagayahin mo yun, sobrang halata na ginagaya mo. Baka you might end up losing your subscriber. Baka i-unsubscribe ka nila. So, be yourself. Kung yung mga kaibigan mo natutuwa sa'yo, sa mga jokes mo, ganun ka rin sa harap ng camera. Off-cam, on-cam, ganun ka rin. So, dalhin mo yung personality mo sa harap ng camera para makilala ka talaga ng viewers mo. I think each personality is interesting. Yun na lang. First of all, I went to YouTube because not for fame, but for money, secondary na yan. Siyempre, secondary kaya naisip ko na, ah, sige, makikita rin ako dito. But first of all, I want to put my passion into the right place. So, YouTube is the perfect platform for me because I want to edit video, I want to make content. Yung pagiging artistic ko, dito ko nalalabas. So, I like creating something that I will see the result na, ah, yeah, this is really me. Yeah, gawa ko to. Ako yung gusto ko, ano yung one-man show? Gusto ko yon. Ayoko na may production, ayoko na, tag-artista na lang ako, tatanggapin nila ako, diba? So, over yung nalala ako tatanggapin. Well, kaya ako nag-YouTube is because of that. I want to see my work put into the right place. I want to put my passion into the right place. That's why. And kaya ako nag-YouTube kasi marami akong extra time sa resort. Kasi I'm working at the resort. Makikita nyo na parang, okay, yung buhay namin, trabaho, kain, tulog. Ganun na, rutinary na lang. Ako yung klase na tao, ayoko na masa-stay. Pag nakaupo ka, dapat may ginagawa ka. Parang every minute of my life, I want to be productive as possible. Nandun ako sa resort. May mga extra time ako. I will end up like sleeping sa bed ko or manood ng Korean drama, which I'm still doing it. And then, mag-internet, mag-YouTube. And then, the day will pass. Finish, wala akong na-accomplish. Gusto kong mag-YouTube kasi gusto kong gamitin yung extra time ko into a sensible way. And also, at the same time, in-edit ko. Parang ano siya, live photo album. Alam niyo yan? Kasi yung picture nabubura pag nabago ka ng phone or ganyan. Nabubura, nakukurap yung memory card. Pero once you put your YouTube, your video in YouTube, yung vlog mo, pagtanda mo, may babalikan ka. Ah, ito. Kung hindi isa siya to ng YouTube, di ba? So, makikita mo yung mga pinagagawa mo. Makikita mo yung sarili mo. Parang album siya ng sarili mo. Nung mga kabataan mo, live album siya. So, yung mga travels ko, for example, I went to Korea. Gusto kong balikan ng balikan yun. Kasi, pinapanood mo yung sarili mo and then you'll remember what exactly the feelings that you had during that time. Kaya, nag-YouTube ako. And at the same time, gusto ko pasukin to kasi ang dami kasi mga nagtatanong, nalaman na nag-work ka sa Maldives. It's either hindi nila alam yung Maldives or meron silang misconception about Maldives na mahal dyan, ganyan. I want to help those people na may visa pa dyan, pang mayaman lang, na ang Maldives ay ganito.
yung Filipino traveler to Maldives. I want them to educate how it is. Ganun lang talaga yung pinaka-goal ko noon. Nakatulong ako, first of all. So, I'm finding a way also to help other people. Like, for example, yung mga politiko nakakatulong kasi public service. Yung mga artista nakakatulong kasi nakakapagpasaya ng tao. Ako, bilang individual na tao, gusto ko rin makatulong sa mas maraming tao by providing them maybe the information that they need. Like, for example, if they're traveling to Maldives, then you can go to my channel and check out what they want to know about Maldives, yung mga nasa channel. Makapagbigay ng information about the thing that I know what I'm talking about. Yun yung mas okay sa akin. May pakinabang naman yung video ko, diba? Yun yung mas okay sa akin. And malulus mo yung passion when it comes to doing videos. Yung parang madidemotivated ka, ganyan. Ay, last month, okay pa ako. This month, I experienced the nawalan ako ng drive when it comes to na ako nag-upload, hindi na ako, alam yung mga ganun. Hindi ko alam kung bakit ba talaga ako parang na-lose ko yung passion in YouTubing. So, kinalimutan ko siya. Yun pa, YouTube is something that you should enjoy doing it. And also, parang iba kasi yung parang fulfilling talaga pagka nakatapos ka at nakapag-upload ka ng video at may nanood sa'yo. Regardless, 50, 20, bahala ka. Pero iba yung feeling na may nanood sa'yo ng video mo. Kasi pinaghirapan mo yun, ginawa mo yun. Lalo na kung one-man show ka, sa parang sobrang nakaka-proud yun sa sarili mo. So, thank you very much for joining me and hope to see you again on my next one. Sana nag-enjoy ka sa video na to. If you do, please do give me a thumbs up and would you mind sharing it with your friends and family? And also, sana ay may natutunan ka rito and God bless you and I hope to see you again on the next one. Ang next upload ko ay common mistake that you do when you're starting YouTube channel. Bye! I actually filmed that one a month ago, so medyo delayed na siya. Here's the updated statistics of my channel. Yung subscriber ko, yung watched hours ko, and then my latest earning after 1 month of filming that. Hope you enjoy this. Bye!